Hi guys, I'm Sil Sims and welcome back to my channel. So for today's video, I just want to share about my experience during my green card interview. So guys, disclaimer lang po, I'm not a lawyer, I'm not an expert, a counsel, or I'm not working in a uscis, or I'm not working in agency. I-share ko lang po yung experience ko doon sa aking green card interview. So, January 11, I got a mail and it said they released the mail January 7, and it's about my appointment for my interview. So, I have a daughter, so she also have an appointment same as me. And the interview notice about all the requirements that you have to bring for your interview. So I think they just gave you ahead of time, like a month, because my interview was February 11. Actually, guys, I'm already got everything. I just don't have a time to make a video. So sorry, guys. Medyo late ang aking ang pag-vlog about nito. So ayan, nakalagay dito is yung sa baba is yung address ng uscis near you, and then yung appointment, what time, what date, what day. So yun nakalagay. So nakalagay dito din is yung mga requirements about doon sa kailanganin mo sa interview. For example, nakalagay dito, you must bring the following items with you. The interview notice and your government-issued photos identification. Kung meron kang ganon. Sa akin kasi wala eh. So, I just have my passport. And then, a complete medical examination form I-693 and vaccinations supplement in a sealed envelope. But there's an open and closed parenthesis. It said, unless already submitted. So, na-submit ko na po yung akin. Wala na siya. So, wala na siya doon. And then, a complete affidavit of support, form I-864 with all required evidence, including the following, for each of your sponsor, unless already submitted. Yes, already submitted. Kasi guys, diba pag mag-apply tayo, we already submitted everything. And, ayun. So, dinala ko lang yung lahat. Nag-print ako ng form again, even though nag-submit na ako. And then, along with the federal income tax return and W-2s or certified IRS printouts for the most recent tax year. So, I printed out also from 2016 to 19. I mean, yeah, 2016 to 19. And then letters from the current employer. This is from your husband or your sponsor. And then verifying current rate of pay and average weekly hours and pay stubs for the past 2 months. So ayun guys, ang kailangan dalhin. Hindi ko na po iisa-isahin. Ilalagay ko na lang po dito lahat ng mga requirements about sa interview. And then okay, so February 11, we're gonna do a fast forward. So February 11, Tuesday, at 9 o'clock. So pagpunta namin doon sa interview, lahat dala namin, lahat ng mga requirements na nakalagay dito sa papers, including our passport and everything. So ayun po yung dala namin doon, kasi kailangan meron kang at least proof na talagang kayo is married, and then hindi lang kasi fixed marriage, kasi kadamihan ganun. So ayun, if you have an attorney, you better go to your interview with your attorney. Kung wala kang attorney, pwede ikaw lang, kasi kami guys wala kaming attorney. So rapid visa po yung nag-asikaso ng papers namin. So tumawag lang ako the day before interview kung ano yung mga kailangan kong gawin. So they assist me naman. And shout out nga pala sa Rapid Visa. Thank you so much po. And then guys, if you want to do your if you want to apply a K1 visa or visit visa or spouse visa, kung gusto niyo po, kung wala po kayong attorney and you don't have any idea what to do, guys, please
check this website. Ito, ipa-flash ko po dito sa aking screen. Ayan, guys. Tumutulong po sila. Or you can direct to uscis.gov.com. So, ayun. Pwede po kayo mag-direct doon sa kanilang website mismo kung hindi po ninyo alam. So, it was our appointment day for our interview. We went there like hour before our appointment. So, as soon as we got there, we went to the second floor. We go through the security. Guys, huwag po kayo magsuot ng madaming mga metal sa katawan, mga golds or what's jewelries or belt. Kasi papatanggalin din po nila. Although yung sa amin hindi. Kasi sa ibang states, kahit sapatos tinatanggal. So, dito sa amin, hindi. Yung kagandahan sa amin is hindi po tinanggal sa amin. Belt lang, and then, if you have a keys or phone, you're gonna take it out and put it in a little basket bago ka pumasok doon. So, nung after ng security, itinuro kami ng security, sabi niya, you just proceed to the window 2. So, sa window 2, meron doon isang receptionist, and then we had to drop off our letter of appointment, and then umupo muna kami ng mga about 15 minutes before she called my name. And after that, karoon pa kami ng biometric nung tinawag niya yung name ko. So, chinek niya yung letter of appointment ko, and then nagkaroon ako ng biometric, fingerprint, and picture. Sabi niya sa akin, my daughter is underage, so she don't need to do a biometric like what I did. So, ayun. So, ako lang po yung nag-biometric. And then, sabi niya, okay, the officer, we're gonna call your name kapag ka-ready na daw yung ako interview. And so, naghintay kami doon about 8:30, they called my name. So, pumasok kami. Ako, my husband, and my daughter. Pumasok kami doon sa room. Ang kagandahan, guys, hindi kagaya sa embassy natin sa Pilipinas na sa window ka lang interviewin. Dito talaga, as in, parang room na kayo lang. Kayo lang talaga. So, when we get there, bago kami pinaupo, nag-pledge muna kami na parang sabihin na you're telling the truth, to be honest, and parang ganon, magsasabi ka doon na totoo. So, sabi namin, yes, I do. And then, pag-upo namin, yun, at tinanong kami kung ano yung full name, birthday. So, ayun. So, sinabi ko yung full name ko, and then birthday, tapos yung present address namin. And then, they told my husband that ako daw muna yung i-interviewin bago siya. So, pinalabas muna siya sa waiting area. And then they start asking me a question. So ayun, guys, doon yung nakakakabang part, yung ako na yung tinanong. But my daughter also was there. First, ang question sa akin is my name, my daughter's full name, and then kung gaano na ako tagal dito. Sabi ko, ganito yung ano ko, I got here 2016, the exact date kung ano yung arrival date ko dito sa US. And then they asked about how long we've been married, and it's about all the personal information about you and your husband. So that's the question, because ano naman kasi marriage interview tawag nila doon. For me, it's just adjustment of status. Pero guys, masusurprise kayo kung ano yung ending nito. Just keep on watching. So magtataka kayo, guys, kung bakit 2016 ako pumasok ng US and then 2019 lang kami nag-apply. So, iyon din. Isa din ang question dun sa amin dun. So, ayun. After nun, mga personal information about mother's name, my father's name, and then how many siblings do I have, and about where did we meet, about my husband, when did we meet, when did he propose, and when we got married, or where we got married. And hindi po sila nagtanong sa akin ng anumang requirements. They don't ask any of my requirements that I have. They just keep asking me some questions. And then, they asked about kung nag-enter na daw ako ng United States. Kung na-deny na daw ba ako before. Sabi ko, no, this was my first trip. Tapos, medyo natawa nga sila kasi sabi nila, napakahaba doon ng trip ko. Yeah, sabi ko, that was my first flight ever. Even sabi ko, local, domestic flight. Dami pang questions about may work daw ba ako kung bumoboto ako, ganun. And then, after mga questions na yon,
sinabihan niya ako, okay, this is the really important questions that we have to ask you. And then binigyan nila yung anak ko ng coloring paper, coloring book, and then book, kasi sabi nila 80 questions daw. Oh my gosh, 80 questions. Kinabahan ako kasi 80 questions. So imagine, gano'n ko katagal doon mag-stay. So, ayun. So, yung mga question, yung nandoon po sa I-45 na pinag-upan ninyo, most ng answer doon is no. So, lahat ng questions, if I already get arrested, or if I ever enter United States illegal, or if I already voted, something like that, lahat yun, no, 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 no. Siguro yung 80 questions, ginawa niyang shortcut, naging 25 questions na lang ganun. And makikita niyo po yun, guys, kasi lahat po ng mga questions doon itatanong is nasa I-485 po na pinildapan yung papel doon po. So, better yet, before po ng interview ninyo, you have to review that. Kung meron po kayong copy, i-review niyo po lahat ng questions doon, lahat po ng pinildapan nyo nung nag-apply kayo ng green card. So, after they asked me some question, they asked my daughter about ano daw yung tawag niya sa asawa ko. And then, there are two officers actually asking us a question. I think yung other one, nandun lang siya sa, nag-observe lang siya, parang siya yung boss. And then, dalawa silang babae na nag-interview sa amin. So, ayun, they asked me a bunch of questions, and then they asked my daughter, what is your dad's favorite? Oh, the first question is, ano daw ang tawag mo kay Danny, yung husband ko? She said, I called dad. Then they asked me, ano daw ang tawag ko sa asawa ko? Sabi ko, I called him honey. I don't call him his name. That's what I mean. And then they asked me kung saan daw kami kinasal. Sabi ko, we got married in Disney World. Sabi nila, I've been working here for a long time ago, but I never heard a couple that got married in the Disney World. So ayun, guys, and sobrang na surprise sila kasi doon kami talaga sa famous na lugar nagpakasal. So ayun, and then they asked a question to my daughter, what is your dad's favorite food? And she answered it perfectly, and then hindi po siya kinakabahan, talagang super super relax lang niya habang sumasagot sa mga questions ng mga officers sa kanya. After they asked a question sa anak ko, tinanong ulit nila ako kung nakailang pasok. Sabi nila, kasi nag-check sila ng passport, bakit daw yung asawa ko madaming mga tatak ng passport around Asia. Sabi ko kasi nag-travel po kasi sila related sa job nila, and then tinanong nila kung baka daw yung asawa ko is kumukuha ba ng Pilipina or ng Asian girl na mapapangasawa. So, pinubuklat nila every pages ng passport ng asawa ko kasi may mga tatak doon, Macau, Guam, and Japan, and China, Hong Kong. So, maraming tatak yung passport niya. And then, nakailang pasok siya sa Pilipinas. So, they thought that my husband was really looking for a woman to get to be wife sa Asia, maging mapapangasawa. So, yun po kasi iniiwasan nila dito. So, I said, no, he just kept traveling because it's related to his job. Ayun ang sabi ko, about sa job lang yon. It's not about he's looking for a girl na mapapangasawa. And then, after that, they called my husband. So, ayun, pumasok na yung asawa ko. Hindi po kami pinaw po ng malapit. May gap po. So, yung gap ay yung anak ko. So, tinanong nila yung asawa ko the same questions na tinanong nila sa akin. So, ang kagandahan nagkatugma. Lahat po ng pre-practice namin ng asawa ko kung ano yung mga isasagot, hindi po nila itinanong sa amin. Iba po yung itinanong nila sa amin. Yung asawa ko, nagpalsulat siya ng mga note kung ano yung mga date. Kasi nakakalimutan yung mga date. Kasi we've been together for 5 years. So, I mean, we've been married for 4 years. So, we've been together for 5 years. So, paano niya matatandaan yun, di ba? So, ako lang talaga nakakatanda lahat ng mga important dates. So, yun, they asked the same question that they already asked me. Pero yun ang kagandahan kasi nagkatugma. And then, this is the last question they asked. Bakit daw it take a while before we applied a green card? So, we answered the question. Sabi namin, financially, kasi hindi naman lahat ng Amerikano is mayaman, di ba? And then we just recently moved, and bakit daw
financial. Eh, sinabi namin na ganun kasi nakabalik-balik na yung husband ko sa ano, sa work, and then that time yung job niya is hindi pa talaga ganun kalaki yung kinikita niya. So we answered the question, and then I was shocked. Sabi, oh okay, so I think we're good. Sabi nila, siguro nandun kami about 30 minutes, parang ganun. So, sabi niya, nakita niya yung envelope ko. Sabi niya, do you have something to show us? Kasi tapos na kami interview. Sabi ko, yeah, I brought some requirements. So, hindi nila ganun tinignan yung dala kong papel. Kasi meron na nga sila nun, kagaya ng mga affidavit of support, ganun. Tapos yung mga check stub, yung mga tax return. Kasi meron na sila na, nandoon lahat, guys. Nandoon lahat ng papel na ipinasa niyo sa main sa uscis, ipapasa nila kung saan states man kayo, kung saan kayo i-interviewin. So, ganun kakapal na papel ang binubuklat nila. Kasi dalawa kami, so ganito kakapal yung paper na binubuklat nila. Yung unang nakita nila doon na page is yung mortgage paper namin. Nakapangalan sa akin at sa asawa ko. So, sabi ng officer, this is a really good proof na yun nga, talagang we've been together for a long time. So, yun, sabi nila, and then nakita pa nila yung picture. Guys, take note, meron din silang hinihingin picture dito sa requirements. So, better you have to bring at least one picture na magkasama kayo. Ah, kasi yung dinala ko yung picture ko, ayan, ipapakita ko guys. Ipapakita ko, ayan yung dinala kong picture nung interview namin. So, ginawan nila ng copy photo yung picture na binigay ko sa kanila. So, sobrang natuwa sila kasi ang cute-cute ng anak ko. So, ayan. Sabi ng isang officer, yung nakaupo sa gilid, nag-observe siya, nagsusulat siya ng mga notes, sabi niya, so you're already permanent resident, sabi niya, so hindi ko na daw kailangan mag 2 years, 3 years, so I directly 10 years green card, so, my gosh, I said, really? He said, yeah, congratulations, you're already permanent resident in United States, and then, after ng interview, nagpaliwanag sila kung ano yung mga gagawin, kung gaano katagal yung period na hintay namin bago dumating yung green card. Binigyan kami ng papel na parang proof lang siya na we showed up, na magpakita kami sa mismong appointment namin. And then, nag-explain na after a week daw, magsisend sila ng mail ng approval kung na-approve or na-deny. But doon pa lang sinabi na nila sa amin na na-approve kami. So, ayun guys. And I hope guys, makatulong to sa inyo. Sa next vlog ko guys, abangan nyo po. Meron po akong next vlog, mga next day siguro i-vlog ko yun. And abangan nyo po yun guys. And sana po makatulong to sa inyo. And again, I'm not an expert. This is only my experience guys. Gusto ko lang po ipamahagi sa inyo. Just in case na dumating man kayo sa point na ganitong sitwasyon na interview ninyo, alam nyo na po yung gagawin ninyo. May idea na po kayo kung ano yung gagawin ninyo. Again, you better consult your lawyer kung may lawyer po kayo. Or mag-search po kayo, madami pong mga information about sa interview. At saka guys, huwag po kayong kakabahan. Ako kasi hindi talaga ako nabahan eh. Huwag po kayong kakabahan kasi lahat po ng question is about sa inyo. Huwag po kayong kakabahan. Maganda po, pag mag-interview is direct contact po yung eye-to-eye contact po kayo ng officer na nag-interview sa inyo. And you know guys, ang sabi pa ng officer doon sa amin, mas maganda nga daw yung medyo natatagalan yung application. Kasi pagka after, di ba, 90 days, K-1 visa, sobrang ano na tayo, takot na tayo na, oy, ganito kailangan natin mag-apply ng green card. Yun po guys, ang sinabi ng officer, may tendency pa na ma-denied ang green card ninyo nang within a year nag-apply ka kaagad ng green card kasi bakit daw minamadali? Kasumbaga nagmamadali kayo. Meron pang tendency na ma-denied ang green card ninyo kung ganun po kadali. Pero kung okay naman yung proof ninyo, kung matagal na kayo may relasyon noon pa, kung nandun ka pa sa Pilipinas, okay yon. Pero kung 1 year lang kayo, na-engage agad kayo, and after a year, pumunta ka na dito sa US, syempre, 90 days, papakasal kayo, and then after that, pregnant ng green card. So, yun guys, ang sabi, meron din daw talagang chance na ma-denied ang application. So, mas maganda na yung natatagalan ng konti. At least, palipasin mo muna yung isang taon kasi hindi ka naman madideport eh. Kasi, kasal ka eh. Pero, okay lang din. Mag-apply ka din kasi syempre, gusto din natin maging legal agad-agad, diba? Yung karantay ng paper, driver's license,
SS numbers and magkaroon ng work, ganon. But yun po dalo yung reason kadamihan ang nabi-denied sa mga nag-a-apply ng green card. So, ayun guys, hanggang dito na lang po, and I hope guys nakatulong to sa inyo, and don't forget to like my video, and sana po guys nakatulong to ng malaki sa inyo, and good luck po sa mga nag-a-apply din ng green card, and thank you guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, and abangan nyo po ang next vlog ko related din po sa post ko na to, and thank you guys for watching.